Hello mga Kahuka Brothers, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat dyan. Kung saan mga sulok ng mundo, ito po si Kuya Ando, nagbabalik po ang Kahuka Brothers. Ang magandang topic po natin ngayon, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa ano pa ang dapat na setup ng drag ng fishing reel mo na gagamitin kapag nag-fishing ka. Depende kung anong hulihin. Depende sa sa line, how many pounds of line na ang gagamitin mo, na braided and mono or fluorocarbon. Ang importante po sa pagpipishing ay yung pagsiset up ng drag natin sa fishing para hindi po mawala ang ating isda. Sorry about that. And ang fishing reel po ay may dalawa po. Isang star drag, ito, kaya po tinatawag na star kasi po nandito po yung kanyang control. Yan, ito po ang nagkukontrol ng bigat o lakas ng fishing reel mo. Kung gaano ka bigat na pounds ang dapat mong ilagay sa line na gagamitin mo. Ito pong reel na to, itong Daiwa, ang maximum drag nito I think is 17 pounds. Okay na. Okay na kung mga maliliit lang na tuna ang huhulihin mo. Or maliit na isda, kung ano man ang gusto mong hulihin na isda. At meron naman pong isa pa. Ito naman po ang sinasabi nilang lever drag. Ito naman yung sinasabing lever drag. Pinupush mo lang yan ng ganyan. At nandito po yung control niya. Naluluwagan o sisikipan mo yung drag mo. Yan po. Ang pinagkaiba lang po yan. Yan ang star drag at saka lever drag. Mas pabor ako sa star drag kasi habang nagpipising ka, napakadali i-adjust. Mas komportable akong gamitin ng star drag kasi nasanay na ako for how many years na. Talagang ang gamit ko ay star drag. Pero masasanay din ako dito sa lever drag kasi last time mag-fishing ko last year, yung aking bagong bili na reel na lever drag ang gamit, napakaganda rin, ang daming nahuli, maganda yung pagka-setup ko ng drag. At yan po ang pinagkaiba ng lever drag at saka ng star drag. Okay, tabi muna natin to. Okay, okay, focus tayo rito. Halimbawa po ang mostly ang breaking point ng line ay depende po sa line na gagamitin mo. Kunyari 20 pa 20 o kunya 20 na mono, siguro ang breaking line niyan is mga 20%. Kunyari ang breaking line naman po ng mga 30 to 50, ang breaking line is 25%, and saka 30 to 100 is mga 30%. At ang maximum na ginagamit ko po na drag setting is I think is 20 or 22. 25, max na siguro yan, 25 pounds na drag. Kahit siguro pag nasa 100 pounds na ako, mostly 25, makukuha mo na ang malalaking tuna. Kahit 200 pounds o 300 pounds. Kasi ang sekreto po ng pag-fishing ay yung drag mo ay hindi mahigpit. Kailangang may play ang fishing reel drag mo. Kasi pag wala pong play ito, kahit anong tibay ng line mo, kasi may breaking point nga po ang sinasabi, mabibreak po ang inyong mono at saka braided mo. Kaya kailangang ang sekreto ng pag-fishing ay isi-set up mo ang iyong drag sa tamang angkop na huhulihin mong isda. Kunyari, ito ang setup nito ay 60 pounds of mono. I think this is 80 pounds of braided. Ang breaking point nito siguro mga nasa maybe like 18, 15 ang breaking point ng 60 pound na mono. Kaya isasakto mo lang siya na ito. Ito ang breaking point nito. Ang drag nito, ang drag setting nito siguro mga nasa na mga 7 pounds lang.
Ngayon, ang kailangan iseta mo rito, kasi in-adjust ko to kanina, binago ko. Ngayon, 60 pound mo ang kailangan mong nakasetup dito. Gamitin mo ito for live fly fishing or jigging or any kind, i-adjust natin siya. Dito natin siya i-adjust. Ipo-forward natin siya ngayon. Ilang click? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Try natin. Hilahin po uli natin. Itatry mo laging ganun. Hilahin mo. Okay. I think this is, maybe like, this is like 10 pounds or 8 pounds of, yeah. One more. Try uli natin. Baba mo itong lever drag mo. And then adjust mo uli ito. Abante. 2, 3, 4, 5. Okay, lock mo uli. Ito yung lock niya. And pull mo uli. Yan. I think this is okay, this is at least this is 15 pounds to 18 pounds na ng ano ng drag mo. Kailangan po kasi may play ang may play itong line mo kasi kahit anong ganda ng reel mo, kahit anong tibay ng line mo, kung mali ang setup ng drag, mapuputol at mapuputol po siya. Okay, balik natin para hindi magbulumbon yung ating line. Yan. Okay. Yan. Okay. Pwede mo pang i-adjust. Siguro at least i-adjust pa natin ng mga 2-3 clicker. 1, 2, 3. Lock mo ulit. Oh, mahigpit na. This is not good. Okay, balik natin. Adjust mo ulit. Pabalik. 2 click. Okay. Yan. Yan, okay na to. Naka-setup na to for 60 pounds. Ngayon po, yung iba gumagamit talaga ng tools para yung digital na ginagamit nila. Nakikita ko sa barko na hinihila nila. Hinihila nila yung tinatali sa line, tapos hinihila. Tapos makikita mo doon sa tools na ginagamit nila, makikita mo kung ilang pounds yung hinihila mo. Kaya makikita, maganda rin yun. That's a very accurate. Kaya lang ako po is tinatansya ko lang sa kamay. Tansyado mo naman yan eh. Makikita mo yung hila ng ano, okay. Ang hila ng kunyari 35, ang 30 mono ka lang. And 60 pounds braided. Set up mo 30 mono or 30 floro. Kaya lang, nahihila mo sa nang madbilis. Kunyari ito, set up natin ito ng 30 pounds braid mono, okay. Luluwagan natin ulit ito. Luluwagan natin. Okay. That's too much. Sikip pa natin. Okay. Yeah. This one, this is like 7 pounds. Kasi ano mo kadali, hilahin. See that? Dapat ganyan. Kasi pagtakbo ng isda, hilahin yung ano mo, line mo, dapat maluwag. Pabor ako sa maluwag kaysa sa masikip. Kasi pag sumikip po ang drag nyo, wala po kayo mahuling isda. Malulus nyo lagi yung isda mo kasi walang play. Ngayon, ang 50 pounds natin na ano na line, ang breaking strength niyan is mga nasa dapat ang setup mo nasa 3 pounds. Yeah, nasa 3 pounds. Kung 20 pounds ang ano mo, ang line mo at least mga 4 pounds to 5 pounds ang drag mo. Kung 30 pounds ang mono mo, is dapat nasa 7 pounds lang ang drag mo. 50, at least mga 12, 65, maybe like 15, 18, maybe like 20 or 21, 23, it depends. Pero mostly pa ako, pagdating ko ng 80 to 100, ang ano ko is mga 20, 22. Andyan lang po yung aking maximum drag ko na yan. At hindi na mawawala ang isda. Kasi the more na maganda ang drag mo, paghuli niyan, pack, kumain, paghila ng isda, takbo yan. Hayaan mo lang siyang tumakbo. Pagurin mo ng pagurin. Kahit anong pong pangit ng reel mo, kung magaling ang fisherman, kahit anong pangit ng setup, maganda ang drag, magaling ang fisherman natin, magaling si Hoka Brothers, pinatakbo. Takbo lang, hayaan mo. Pagtigil, hilahin mo pabalik. Takbo ulit, hilahin mo ulit pabalik.
Ganun lang ang setup. Takbo ulit, hilahin mo pabalik. Hindi mo napakadali. Hanggang sa mapagod, nang mapagod, nang mapagod yung isda. Then, give up na yung isda. Saka mo sarat-ratin ngayon. Hilahin mo na sanang hilahin. Di ba? Ganun lang. Ito po sa pagpipising, hindi ito palakasan. Hindi ito palakasan. Ang dami kong kasabay ng malalaking katawan sa barko. Mga nagwi-weights. Pagtira ng cow, ha, nangangamote. Hindi nila makaya. Kala siguro nila, eh, ganun lang ka, pag tumakbo yun to. Ang lakas ng tuna. Napakalakas ng isda. Pag tumakbo yan, hindi mo pwedeng biran yan. Pag tigil yan, bibirahin mo. Naku, Diyos ko po. Bago mo mabira, talagang itong kamay mo magka-cramps. Magka-cramps yan. Kaya talagang may technique ang ano. Kaya relax din. Unang-una, relax ka dapat. Kung intense at saka something like medyo kinakabahan ka at medyo excited ka kasi nga nakahuli ka. Okay din yan, pero dapat i-relax mo lang yung katawan mo. Hup, takbuhin mo lang siya. Takbo, relax lang. Balik mo siya. Hilahin mo, balik. Pabalik. Sa amin po, ang isa dito, pag takbo ng tuna, pag takbo, di hilahin mo. Pag pabalik na po yan, ang hila mo pa utay-utay, ganun. Pagbaba, saka mo siya ikakrank. Hila, saka mo siya ikakrank. Utay-utay, hindi yung ganun. Hindi po. Wala po ang tuna. Ayan, dapat utay-utay. Utay-utay, hila. At ang paghila po ng rod is hindi dito na mataas. Yan lang, medya lang. Paglampas mo sa eye mo, yung rod mo nasa eye level mo, tigil mo na. Then crank mo ulit pababa. Eye level ulit, crank mo ulit pababa. Ganun lang. Yung iba kasi nakikita ko, sinasagad dito sa pinakataas, sinasagad. Yung line mo ay nakatarik na ng ganun. Ibig sabihin yung line mo nakaganito na sa isda. Madali siyang may possible sa matanggal. Marami ako na case na nakikita sa barko na yung sobrang hila ng pataas ng ganun. Wala na sa forma. Kala nila, okay, mamaya-maya, wala yung isda. Kasi mali ang style. Mali yung proseso ng paghihila ng line. Dapat paghila mo ng line is utay-utay lang. Baba, pagtaas, crank mo ng ganun. Eye level lang, eye level. Hindi mo kailangan piyersahin ng ganun. Eye lang, ganun lang. Okay, crank ulit, ganun lang. Ganyan lang. Utay-utay, take your time. Kahit ano pa kalaki ang isda. Kung madiskarte ang fisherman, hindi mawawala ang isda natin. Ganun po. Kaya napaka, ito na ang pinaka-importante na ma-advise ko sa inyo, itong drug setting. Pag ayos ang drug setting mo, wala kang mawawalang isda. Kasi nga, ang galing mo mag-play ng line mo at saka ng reel mo. Nag-relax lang. Yan. Back and forth. Kaya importante, bago ka mag-fishing. After fishing, nakahuli ka uli. Nangyari sa akin ito. Nag-fishing kami ng legend, hook up ako. Pagbalik ko, hindi kalimutan kong iset up uli ang drag ko. Kasi nga, darating yung time na, okay, set up, pack. Hihigpitan mo yung kasi star drag ako. Ang ginagamit ko yung star drag. Okay, wait. Ginagamit ko to. Tumakbo yung isda. Crank ako ng ganyan. Ay malapit na yung tuna. Hinigpitan ko na. Kasi ang lapit na. Hindi na gumagalaw yung tuna. Crank ako na ng crank ngayon. Ilan po yung sinasabag na clicker. Pero hindi ko ginagamit ito. Kung nagpipising. Itong clicker po ginagamit na ito sa trolling. Okay. Crank ako ng ganyan. Ilagay ko lang para marinig nyo. Okay. Hindi. Pagbalik ng nakuha yung isda. Hindi ko na set up ulit for 5 pounds or 7 pounds of drag na naman yung aking kasi nasa setup lang ako ng 30 pounds of mono. Pag huli ko uli, putol ang line. Man, bakit na putol ang line? Ang tagal ko na-realize na mali, hindi ko pala na-adjust yung drag ko. And then the second day, the first day, the end of the day, chine ko lahat yung drag ko. Hindi ko ito po mahila. Itong line ko, hindi ko mahila. Alam mo, sa sobrang sikip na ng pull na yung drag ko. Nakapull yung drag ko. Ganyan na. Ngayon pa, nakapull ang drag mo, paghila ng isda ng ganyan, putol. Kasi nga, yung breaking point mo sobra-sobra na sa line ng capacity ng yung tigas at tatag ng line mo, hindi na kaya kasi nga sobrang higpit ng drag mo. Naintindihan nyo po kung ganun kasimple. Ganun napakasimple lang. Kaya, panag-fishing, panakahuli, pack, set up ulit, check the drag. Okay, check natin.
Okay, one more. There you go. Okay, medyo higpitan natin ng konti. There you go. Okay, ready to fish again. And then the second day, second setup ulit. Nakahuli ka na naman. Third hookup, setup ulit. Huwag niyong kakalimutan. Kasi mostly nakakalimutan natin. Kasi nga sobra ang ano, intense, sobrang saya. Sobrang saya ng fishing pag maraming isda. Kaya ganun lang. Kaya bago mag-fishing, bago umalis ng bahay, setup ang drag. Pag gagawin ihulog yung lure mo o jigs mo, setup ulit ang drags. Okay, you need to feel it. Okay, ito na yung ano. O kasarapan lang to. Hindi masyadong matigas, hindi masyadong malambot. Hilahin mo ng ganun. Okay? Paghila mo ng ganyan. Okay. I think medyo malambot pa ng konti kasi ang target mo medyo malalaking isda. Higpitan mo ng konti. Okay. This is like 7 pounds or 5 pounds. Maganda yung ano. Kailangan may laro ang reel mo. Hindi pati nahihirapan ang reel. At nakikita ko dyan sa Pilipinas, kasi nga nagjijigging kayo at nahihirapan din ang fishing reel mo kasi nga up and down ka ng up and down kahit wala kang huling isda. Dito sa amin, hindi ka pwedeng gumanon hanggat wala kang huling isda. Kailangan may mahuli ka muna bago ka mag-crank. Dito sa inyo eh, talagang kahit walang huli, talagang lalaro. Nakakapagod yung inyong style ng fishing. Pero I wanna try it. I wanna try it because it's very challenging na setup ka lang, bottom fishing, tira ka lang ng ganun. And sana, ang importante, yun nga po, sana may matutunan kayo. Ganun ka-importante ang setup ng drag. Yan po ang huwag niyong kalilimutan. Kaya lang ibabalanse mo kung ano ang laman ng reel mo. Kung ilang pounds ang mono, ilang pounds ang braided, ilang pounds ang fluorocarbon mo. Kaya kung ano po yung mono mo, kailangan doon mo isi-setup ng mostly po, ang setup ko rito is ilalim ko is braided. And then, maglalagay po ako ng mono. And then, fluorocarbon. Yun po ang setup namin dito sa San Diego, California. At sana, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig at papanood nitong aking counting vlog. Sana, may matutunan kayo ng konti. At sana magamit nyo. Kung mayroong comments, mag-comments lang below. And sasagutin ko po kayo kung ano po ang ating katanungan. At mga suggestion. Kailangan ko rin po ng suggestion nyo. At hindi naman po ako ganun ka-expert mag-fishing. Kung ano lang po yung alam ko, yun lang po ang pwede kong i-share sa inyo. Wala po akong pwedeng idagdag, wala po akong pwedeng ibawas. At hindi ko po kailangan itago yung natututunan ko mag-fishing rito, kailangan i-share ko po sa inyo. At yung mga natututunan nyo dyan, kailangan i-share nyo rin sa akin. Yan, ganun lang po ang ating buhay sa Hook Up Brothers. At sa ating darating na raffle, alam mo ka, tawag dito, ini-invite ko po kayong lahat na mag-join. Mag-join po tayo, mag-invite tayo, at para maraming magkaroon ng chance na manalo sa ating raffle. At sa ating sunod na raffle, nag-uusap na po kagabi sa aking live na maganda yung usapan, maganda yung kwentuhan natin kagabi. At sige, pag-usapan natin yung ating June 23 raffle natin. At sana mag-enjoy po kayo. Happy Mother's Day sa lahat. Enjoy lang po natin ang buhay. At sabi nga po ni Kuya Willie ay magbigay lang po tayo ng kasiyahan. At maraming salamat. At sabi ko nga, hindi po yan sa pagandahan ng fishing reel. Kahit $1,000 ang fishing reel mo, fishing rod mo, kahit 2,000 setup ito, kung mali ang drag mo, wala kang mahuhuling isda. Yan po ang sikreto ng fishing. Ito, setup ko lang po nito. Ito po yung aking pinaka mahal na fishing reel. Na mura lang ito. Napakamura lang ito. Mura lang ang bili ko rito. Pero mahal na mahal ko to kasi buena sa akin to. At ganoon lang, setup lang. Hindi ito pagandahan ng reel. Hindi palakasan, pamahalan. Ito ang nagtasagot dyan. Itong drag na to. Ito ang sikreto. Ito ang sikreto ng pigpipising. Pag maganda ang drag mo, maganda yung setup ng drag mo, tsak, wala kang kawala, tuna. Wala kang kawalang isda. Huli ng huli yan sa inyo. Okay, sana magustuhan nyo po. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong kay Kuya Andrew, sabihin nyo lang po, mag-message lang po kayo sa akin. At pipilitin ko pong sagutin. At sana, lagi kayong safe.
iwas COVID. At magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay magpapaalam na. Okay, bye!